series for July. Aren't you excited sa series natin called? Ano ba usually ibig sabihin ng LDR? Okay, ito yung mga relasyon na yung boyfriend o girlfriend o yung love life, nandun sa kabilang ibayo, magkahiwalay sila. So, pero we will not talk about love life and romance, kundi pag-uusapan natin, may kinalaman sa mga life draining. Sabi nyo nga, draining relationships, okay? So, I know na all of us have experienced this or maybe are still experiencing this kinds of relationships sa buhay natin. Pero ganito, the reason why we followed it up with this series because, di ba, nung for the last 2 months, God has taught us through our pastor about the importance of prayer. Were you here? Ha? Nandito ba kayo nung Mayo tungkol sa panalangin, yung drawing near to God in spite of the hurdles and challenges? How many of you right now, parang sa tingin nyo, nag-grow naman kayo sa prayer? Taas nga ang kamay. Yung iba, Lord, pinagpipray ko po sila. Okay, pangalawa, di ba pinag-usapan natin ko sa Word of God na importante na pahalagahan natin ang pag-aaral, pagmumuni-munit, pagsasagawa ng salita ng Diyos. So, the reason why we followed it up with relationship, kasi ang conviction natin based on the Word of God is that true spirituality is not just shown in your personal walk with God, but in fact, your personal walk with God will overflow in the quality and the health of your relationships. Do you agree? Nandiyan ba kayo? So, life-draining relationship and... Now, when you're living with people, either co-worker mo or boss mo, okay, or maybe parents mo or kapatid mo, tito, tita, or whoever is living with you, or probably in your life group, may mga ka-member kayo, ka-friendship kayo na parang draining, di ba? Of course, these people, sa totoo lang, the reason why we have these types of people in our lives is because God wants us to grow out of these relationships. Instead of just surviving or trying, tinitiis mo na lang, wala akong magawa eh. Hindi ko naman maiwan to asawa ko eh. Hindi ko naman pwede palitan yung magulang ko eh. Di ba? Yung mga ganun. Or hindi naman ako pwede mag-resign sa office kasi yung boss ko, toxic person. Wala kang magawa minsan, pero you know what? The Lord does not use, hindi lang trials, testings, and temptation. He even uses thorns. Sabihin nyo nga, thorns. Mga tinik sa dibdib ng mga tao, minsan, ang gusto na natin umalis sa relasyon, pero we can't. And we should not be living those relationships because God uses thorns as tools of spiritual transformation sa atin. Amen? So, sometimes these people, talaga namang, when you are with them, una ang saya-saya mo, tapos pag nandyan na sila, biglang malungkot ka. Parang nalobat ka bigla. Have you experienced this in the past? Sige. Do you know people na nakaka-experience ito na happy-happy sila, tapos pag dumating na yung tao na yun, yung toxic person yun sa life nila, nakikita mo para silang natuyot na down. Do you see these people? Hindi kayo to. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw ito. May mga nandun sa labas, okay? So, they drain you out of emotional energy and sometimes it affects you also physically. So, there are 4 toxic people that we're going to talk about for the next Sundays of July. And hindi natin sila pag-uusapan lang. We will equip you by the grace of God with the wisdom coming from His Word on how to respond to these types of people. Kasi nga, nandiyan sila sa life mo, whether you like it or not. Di ba? Hindi tinatanggal ni Lord. Di pa sila kinukuha ni Lord, pero nandiyan sila. And on the other hand, hindi lang to tungkol sa kanila. Maybe, this is also a way of God for you to become more self-aware. If you're the kind of person or parang baka may blind side ka that you have the tendency to be like this to other people, di ba? So, first, this Sunday, this particular today, where I will teach you on how to respond to critical people. Ito yung mga taong to na ano ang siguro
ang feeling ng mga tao sa paligid nila, yung kanta ni Freddie Aguilar, alam niyo yun? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako na lang may kasalanan. Di mahaba buhok ko eh. So, ito, I'll teach you later about this. And minsan, pangalawang linggo ng July, or pangatlo, we'll talk about how to respond to controlling people. These are the people na walang ginawa sa buhay kundi kumanta ng I did it my way. Huh? If it is not my way, it's the wrong way. So these are controlling people. It drains you, di ba? Amen? Para kang robot, para kang puppet. And fourth week, we will talk about how to respond to needy people. These people are ano, ito yung mga laging may pangangailangan. Kailangan kita. Recital eh. Naingit ako sa inyong tatlo. Nakikita ko na naman kayo eh. Naingit ako eh. So, ito yung mga taong kulang sa pansin. Very clingy. Laging may kailangan, kulang sa pera, laging umuutang, kulang sa pansin, kailangan na attention, kailangan huwag kang mawawala, kailangan huwag kang babarkada sa ibang, very clingy, kailangan te-text mo siya lagi. These are needy people. Very ano to, draining din, di ba? Tatawa kayo, siguro may kilala kayong ganyan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. And last but not the least, the indifferent people, okay? Indifferent people, these are the people na sa Tagalog siguro, sa term nyo nga yung millennials, mga dead ma. Okay, ang dami nang nasasaktan o nangangailangan sa paligid, wapakils pa rin. Meron ba kayong mga kilala nyo dito? Sa opisina nyo, meron ba kayong mga walang pakialam kung magkamali kayo sa ginagawa nyo sa opisina? Basta sila. Okay sila sa boss nyo, pero sila walang pakialam, hindi kayo tinutulungan. Walang ano, damdamin, di ba? Walang care sa iba. These are indifferent people. So, today, by the grace of God, I'll teach you the wisdom of God tungkol sa how to respond to critical people. Let's pray. Ready na kayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Sabi mo, huwag kang ma-o-offend, ha? Sige, let's pray. Panginoon, nandito kami lahat, Lord God. We all have our blind sides. Panginoon, tulungan mo kami first to become more aware of who we are right now as far as our relationship with others. At the same time, Lord, if we have life-draining relationships right now, Lord, I pray for your wisdom and for your love to operate in our hearts, Lord God, by faith. Lord, we want to respond in a way the Lord wants us to respond to critical people. So help us, Lord God. Alam ko, mahirap, Panginoon. Mahirap, Lord God, apart from your grace. So guide us, empower us in Jesus' name. Amen, amen. So, who are these? First, let's identify who are the critical people, di ba? Ito yung mga tao na, alam mo yung may spiritual gift of fault finding. Kung makakulang yung spiritual gifts na nilista ni Pablo, nagdagdag sila. Kailangan makita ko ang lahat ng mali, lahat ng kulang. Di ba? Now, sa television, yung mga komedyante, ako, one of the things na I enjoy watching every week is that I can see your voice. Do you enjoy? Sino nanonood nun? Ha? I can see your voice. Kasi feeling ko pwede ako sumali ron. May pera pa rin ako kahit manalo, matalo, may pera pa rin ako kahit sintonado ako. So, one of the things na nakakatuwa, I mean, entertaining doon, is when they see, di ba, they find faults. Di ba, parang gano'n. Kasi ano yan eh, TV yan eh, di ba? Natatawa tayo sa mga komentaryo nila, paano nila pinuput down ng bawat isa, pinagtatawa na ng bawat isa, including the contestant. Of course, that's on TV. Minsan, nakakatawa pag sa TV, pero sa totoong buhay, pag meron kang kasama sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, and even sa church, na critical people, they always see the wrong in you. So, these are usually, makikita mo sila, complainers sila, ay, bakit ganyan yung church nyo? Bakit ganyan yung kulay ng wall? Bakit ganyan yung kurtina? Bakit may mga bulaklak dyan sa labas? Bakit green yung chair?
O yung pastor nyo, bakit ganun? Hindi ko na in-specify. Bakit ganyan? Siya naman nagpapatawa sa sarili. Oh, bakit ganyan itsura na pastor nyo? Or bakit ganyan yung ano mo, pananamit mo? Or bakit ka ganyan mag-desisyon sa buhay? Bakit ka ganyan gumasa sa buhay? So these are fault finders, complainers, and then to the point that they judge our motivations. Diba? Minsan these people do not speak. Hindi naman sila lahat nagsasalita eh. Pero sa isip ng isang critical na tao, gina-judge ka na niya. Ay, ito, di ba? Ito, wala naman ito eh. Di ba? Ito yung background niya, yung past niya, ganyan. Hindi yan magagamit ni Lord. Walang kwenta yan. Di ba? Ay, ito, nako, walang mapupuntahan yan sa buhay. So, these people are very judgmental. They may or may not say it. So, when you are with these people, you feel the air in between. Diba? Alam mo na hindi ka komportable because they're so critical. Sometimes to the point of putting people down, slandering other people, pinachichismisan. Kasi ganito, diba? When we are in this kind of mindset, diba? We love to gather people who are also critical. Para ma-feel good tayo about the thing that we are criticizing about, diba? Kahit yung mga tao na yon. So, these are people na talagang misan chismosa, nagpo-form ng alliance, and it's self-righteous people. Sa tingin ng isang critical person, siya lang ang tama. Kayong lahat mali. Very opinionated yung mga taong to. Now, reason why I say this first is because when you are this kind of a person, hindi lang yung tao na kasama mo ang nadidrain mo. To tell you frankly, it's draining to be a critical person. Let me make a confession. Ako mismo, lalo na nung very young in the Lord pa ako, because I was a very critical, negative person. Given my personality na high C ako, di ba high C people, if in DISC personality test, you see the worst scenario, di ba? Amen? Mga high C dyan. Amen ba? You see the worst case scenario, and then I grew up in a family na physically, emotionally, and whatever abuse that I have experienced in my family, kumbaga, you're trying your best and then kulang pa. So, to tell you frankly, ako ito. Okay, for many years in my life, and only by the grace of God na nag-grow ako dito, and nag-grow pa rin ako dito. So, you're not alone. Sabi mo nga sa katabi mo, if you're critical, you're not alone. Hindi posible magbago. Pero, ganito lang. Two sides itong sermon ko sa inyo. First, if you're a critical person, maybe the Lord will speak to you and give you grace. Now, okay, I want to change in this. On the other hand, people who are affected by critical people, let me tell you something. God has a hope for you. You can stay strong and confident in the midst of critical people around your life or in your life. So these people drain us. Now, 2 Corinthians 10, 1 to 18, this whole book is Paul parang ano, speaking to the Corinthians na invade ng mga Judaizers who are parang sinasabi nila, kami yung totoong apostles. Si Pablo, fake na apostle. Okay, kasi marami siyang ginagawa na hindi mukhang apostol siyang genuine. So these people, the Judaizers, are accusing Paul or parang ano, minamarket siya in a negative sense, binabash siya sa Facebook at sinasabing hindi siya totoong apostle. Now, Paul was concerned about this kasi he was ministering to the Corinthians, and if the Corinthians ay masway o madeceive nitong mga false apostles na ito, therefore, hindi na niya maiimpluwensyan sila with the gospel of Jesus Christ. Madideceive na sila, di ba? So, now, ang response ni Paul dito will give us enlightenment on how we can respond to critical people. Maybe we are not Paul. Hindi naman tayo mga apostol. Hindi man tayo kasing mature ni Paul. But in our own lives, we have our own sets of situations and people who drain us out of ano, ng emotional energy natin. Okay. How do you stay strong and confident? Because facing people who are always critical about your life or who you are, means itsura mo, sa decision mo, sa calling mo, whatever. I mean,
nakaka-drain ito, nakaka-lose ng confidence, di ba? May minsan magkakaroon ka na ng self-doubt kung sino ka when you're always being criticized. So, number one, how do you become strong and confident in the midst of critical people? First, you have to stay humble in your words and in your actions. I think the temptation, when you are being criticized, lalo na palagi, tapos minsan unfairly. How many of you have experienced that? Na-criticize ka unfairly, na-judge ka. Taas ang kamay, na-judge. Yung iba, wala pa. Hindi pa kayo na-criticize. There's a saying, I heard this quote, if you don't want to be criticized, do nothing, say nothing, be nothing. Hindi ka makikriticize. But then again, as followers of Jesus Christ, we know na hindi natin gusto yon. Amen? We have a mission in life. So, how do you respond? Diba, pag nakikriticize ka, ang tendency is to fight back. Pag binash ka sa Twitter, nabash na ba kayo? Ganun ba kayo kasikat? May mga haters kayo, di ba, sa social media. Pag ginanong ka, ano temptation mo? Ah, ganun ha? Teka lang, nasaktan ng pride ko, hindi totoo yan ha. Sobra kayo, unfair kayo. Magsusulat ka rin, tapos pindot mo yung send. Bago mo pindutin yung send, basahin muna natin itong sinasabi ni Pablo, okay? By the humility and gentleness of Christ, I appeal to you. I, Paul, who am timid when face to face with you, but bold toward you when away. This was the accusation. Sinasabi nila kay Pablo, ayan si Pablo, fake yan. Kasi tapang-tapangan lang yan pa nagsusulat, hindi kami kaharap. Tapos pagkaharap na kami, wala na, tamimi na siya. Timid na. So accusation sa kanya, which is not true, di ba? So, sabi niya gano'n, by the humility and gentleness of whom? Of Jesus Christ. Now, this is a picture. Naalala niyo na si Jesus when he was suffering, parang sinasampal siya, pinaparusana siya toward the cross. And then, doon ay mga accusers niya. You know, yung the passion of Christ, di ba? Inaalipusta na siya ng mga elders, na chief priests, mga ganyan-ganyan. Sabi gano'n ni Pilate sa kanya, yung ba narinig sinasabi niya sa'yo, wala ka ba sasabihin sa kanila? Hindi mo ba sasagutin itong mga ito? Sabi ni Jesus, wala siyang sinabi. Tahimik lang siya, nakaganon lang siya. Why? Because si Jesus mismo, nabigyan ng example, in the midst of accusers, sometimes the best response is not to respond. I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be towards some people who think that we live by the standards of this world. For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Now, sino sa inyo may bibig? May bibig. Mouth. May, pwede kayo magsalita. Okay. O kaya sa moderno, teknolohiya, pwede mag-post. Alam nyo, pag, di ba pag naakusahan ka, lalo na yung pagkatao mo, ayan, pasikat lang yan eh. Ayan, papogi lang yan eh, kaya ganyan yan. Ayan, sip-sip yan sa boss niya eh, kaya gumaganyan yan. O kaya yan, ano, leader-leader lang yan, wala naman niya sinabi. So pag ganun yung mga naririnig mo about yourself, di ba the tendency is, tataas yung BP mo. Sino sa'yo nakaramdam nun? Umaakyat yung apoy. Mula baba, mga taas, tapos sisigaw ka ng Dara! Pero Dara ng may sungay. So pag gano'n talaga, let me tell you something. Pag gano'n, when your emotions are high, your wisdom is low. Usually, don't respond or reply when your emotions are negatively high because most probably, ang mangyayari sa'yo is makaka-respond ka, not in a Christ-like manner. So, dito sinasabi ni Paul, hindi kami katulad nyo. Hindi namin gagantihan yung nag-aakusa sa akin o nag-criticize. We do not operate according to the world, but the weapons we fight with are not the weapons of this world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. So, Paul knows
that the battle is not human to human beings. He knows that the battle is spiritual. Satan is probably using those people around you who are thorns in your flesh, tempting you to respond in a way that is ungodly, just like them. Parang ganon. So we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ, and we will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. So bottom line, yung first response mo, kapag ikaw ay napapaligira ng mga nega ng mga tao, ang unang response mo, stay humble in your words and in your action. Kasi that will prevent you from being defensive unnecessarily, from hurting those who hurt you. Now, at people, usually, people who are angry and hurting are people who hurt others. Amen? So sometimes the criticism, it's not about you. They're just projecting yung anger na meron sila sa puso nila. Kaya, pwede ka stay humble and ask God, Lord, I know na Satan is just tempting me to react in a negative way toward these people. Okay, I'll stay humble at all times in my words. Number two, be strong and confident by staying authentic in all your relationships. Stay authentic. Maging totoo ka. Diba ang tendency kapag ikaw ay nakikriticize? Especially by people na binavalue mo yung opinion nila about you. People in authority over you. For example, yung tatay mo, yung nanay mo, or probably ate mo, or kuya, or sponsor mo, or leader mo sa church, or bestie mo, best friend, o kaya boyfriend, girlfriend mo. People na mahalaga sa'yo, may weight yung opinion nila about you. You value their feedback sa'yo, di ba? So, if they say something negative about you, especially kung lagi yon, it affects your self-worth, di ba? Amen? And therefore, what happens is, you'll try your best to do things para malike ka nila. Even to the point of compromising your faith, even to the point of being not the person na hindi naman ikaw yon, parang pretending you're like that, para lang ma-please mo, ma-like ko ng mga taong binavalue mo yung relationship nila sa'yo. So the first response, be authentic. Look at Paul. You are judging by appearances. Sinasabi niya doon sa critics niya. If anyone is confident that they belong to Christ, they should consider again that we belong to Christ just as much as they do. So even if I boast by somewhat freely about the authority the Lord gave us for building you up rather than tearing you down, I will not be ashamed of it. I do not want to seem to be trying. Hirap ng English, no? Ano ba? Dyslexia ba ako? Or ano? Okay. I do not want to seem to be trying to frighten you with my letters. No. Sabi niya ganun dito. Now, yung authority na binigay sa akin ni Lord, I'd rather use it continuously for building you up rather than tearing you down. Now, this is, ito yung natin, usually, di ba? When we are being criticized, pinagpe-pray natin, Lord, sana maging failure siya. Lord, sana kunin mo na siya. Lord, sana bumagsak yung negosyo niya. Lord, sana matanggal siya sa opisina, di ba? We're all evils in our own way, di ba? We think in those lines, maybe not exactly, pero, it's hard to build up people who are criticizing you and to continue to love them. How many of you would admit that? Mahirap mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Hindi love life ito, ha? Kayo talaga. Oo, hindi love life. Mahirap eh, di ba? Pero si Pablo ganito, okay, sige, kini-criticize niyo ako. I will continue to pray for you. I will continue to pray for those who persecute me. I will continue to pray for my enemies. I will continue to do the things that God has given me to build you up and not to tear you down. Hindi siya gumagante. Amen? Amen. Hindi siya gagante. Amen. May hugot? For some say, yung chika, yung naka-post sa Facebook, nung anti
Bong Association. His letters are weighty and forceful, but in person, he is unimpressive and his speaking amounts to nothing. Di ba, sakit niyan? Apostol ka? Tapos ang tingin na sila, parang uud ka, wala kang kwentang apostol. Di ba ba? Yung mga sinasabi mo, wala lang yan, pa-impress lang yan, di ba? Parang wala yan. Ito, kami! Ganda. Pogi, ang galing. Ganon. So, pag yun ang naririnig mo, tulad ni Apostle Paul, sabi ko, such people should realize that what we are in our letters when we are absent will be in our action when we are present. So the best way, alam nyo, the best way to respond to your critic is be who you are. Be authentic. Be honest. Kasi ganito, sa totoo lang, lahat naman tayo may faults pa eh, di ba? Sino rito ang may kailangan pang, you know, mga sabit-sabit sa utak? Sabit-sabit. Mga agiw, mga toyo, suka, adobo sa utak, di ba? So lahat tayo may areas of improvement. And to tell you frankly, kung ano man yung strength mo, kung ano man yung strength mo, let me apply this, hindi to si Pablo per se ha. Pero in our situation, kung ano man yung strength mo, may downside yan eh. Right? Okay, so in my case, ang role ko sa SLT usually, I'm the devil's advocate. SLT, sorry ah, talagang me. Ano, you, kasi that's who I am. Na hindi, baka yung iba hindi naintindihan yung devil sa advocate. Baka lang yung satanas ako. It's a figure of speech, okay? May sabihin lang doon, parang eto yung naiisip ng grupo, tapos iniisip mo, okay, paano ito? Yan! Di ba, strength din naman yon? Kasi kung puro hi-hi naman, di ba, may project. Oy, ang ganda! Oy, alika, go! Kahit na masisira na yung church, o yung grupo nyo, o yung pamilya nyo, sige, go, ang ganda nyo, wala, nothing is impossible with God. So, of course, strength yon ng mga more, personality-wise, I'm saying personality-wise, are more positive for people like us. Maybe positive din naman kami, no? Game? Pero we have to guard our downside of our strength. So therefore, we need feedback. Not all criticisms are bad. Amen? Amen. Parents and children. Let me talk to you. Dahil lahat naman tayo, either parent ka o children ka. Tama ba? Or baka meron pang ibang qualification sa kanang galing, di ba? So, meron kami parenting seminar, tinatanong mga parents, paano ba yung mga anak namin hindi nag-share? Hindi nag-share yung problema nila. Pag tinanong namin, wala lang, kukulong sa kwarto, tapos hindi kami kinakausap. Now, parents, to tell you frankly, may mga times na ganun talaga sila. Mga autistic, emotionally. We have to respect yung privacy nila. Pero, kung matagal na silang ganon, and all the time ganon, maybe it's a feedback for us parents. Maybe we are being too critical. Lagi natin nakikita yung mga mali ng anak natin. Amen. Yung pagising sa umaga, ako ang nasisisi, ako na lang ang may kasalanan. So, baka kaya ganon. So parents, it's a feedback for us. I'm also a parent. My children, pag may mga problema kami, peace process kami and I ask forgiveness if needed. Amen? Children! Yeah. Parents, game. Pag kayo, sinasabihan kayo ng mga magulang nyo na umuwi ng maaga, alas 12 na. Di man lang kayo nagte-text kung nasaan kayo. Baka maahuli kayo ng mga barangay tanod at ikulong kayo sa presinto dahil alas 12 na baka may curfew, di ba? Hindi dahil nagiging critical kami o mapanghusga kami na parents. We are only after your welfare and kaligtasan. Amen? Pag sinabi ng parents mo, anak, yun nanliligaw sa'yo, mukhang anak ni Satanas yun.
course, i-validate mo yon, di ba? Kung yung hindi lang yung parents mo yung nagsasabi noon, kundi kaibigan mo rin, si Beshi rin, life group mo, and everyone else, pati kapitbahay mo, makinig ka. So not all criticisms are bad. In fact, even criticisms coming from very critical and judgmental people, you can learn from them if you are wise. You can filter through the packaging and see if there is, meron bang hint of kahit konting truth doon? Why am I emotionally affected by this criticism or critical person? It means God is dealing something with you also. Kahit na mali yung paraan nila, ba, sinigawan ka, o kaya talaga pinost sa Facebook, ganito ka, okay, fine, sige. Minsan ganon, di ba? Pero you can learn. Be authentic in your relationships. You are not perfect. Amen? Amen? Amen. So be humble. Be authentic. You can learn from them. And last but not the least, be strong and confident by staying secure in your calling. Isa sa ako personally, since I grew up in a very high yung criticism, high yung negative feedback, lagi naranasan ko noon, tumutulong ako sa bahay, di ba, huhugas akong plato, ganyan, tapos pag may mantika, ano ba yan, purong mantika, ikaw talaga, ganyan, tapos o kaya, pag namamalansya, manhid yung pagplansya ko ng pantalon, o nung sasabihin sa akin, ang negative, di ba? So therefore, I grew up like that, I was so, parang sensitive to negative feedback and criticism of people, kahit as a Christian na, nung time na yon. But I learned this lesson. I have to be secure enough kung sino ako at anong tawag ng Panginoon sa akin. Amen? Let me read this. Sabi ni Paul dito sa mga Corinthians, we do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. Pang-twister, In other words, itong mga kalaban, kritiko ni Pablo, sila? Sayang-saya sila mag-meeting together. Uy, halika, dali. O, sino against kay Pablo? Okay, fine. Ay, ka-meeting tayo, live group tayo. Alam niyo si Pablo, di ba ganyan yan? Di ba, pa-impress lang yan. Pero wala yung sinabi, walang bat-bat yan, di ba? So sila nag-criticize anti-Pablo association. And then, ganito ang ginagawa nila. Nagbubuhat sila ng bangko nila. Ay, pero tayo, hindi tayo katulad niya. Mas beautiful tayo. Mas galing-galing tayo, di ba? Tapos yung church natin, oy, sino ba yung church na kulay green? Mas maganda yung green natin. So, these people, your critics would love to come together and form alliances against the person they are criticizing, against the church. They're criticizing against an organization or a group of a barkada na kinikriticize nila. Now, sabi ni Pablo, kahangalan yun. It's foolishness. They are not wise. Why? Kasi, sabi ni Pablo, hindi ako katulad nyo. I will not choose to compare myself with you or ma-level up o sumama sa grupo nyo para ma-feel good lang ako about myself pag matapos na yung criticism nyo. We, however, will not boast beyond proper limits, but will confine our boasting to the sphere of service God Himself has assigned to us, a sphere that includes you. So he's talking about here, yung calling na binigay sa kanya ni Lord bilang apostol sa mga Gentil. Yun ang calling niya. So itong mga Judaizers, parang inaano siya, ay hindi, Japheth siya, wala siyang karapatan mag-minister dito sa Corinto kasi yung calling niya, ganyan-ganyan. So, sabi nga ni Pablo rito, yung boasting namin will be confined to the sphere of service God has assigned to us, a sphere that includes you. So, kapag ikaw ay nakikriticize ng mga tao, lalo na unfairly, ang pinakahugot mo at pundasyon mo, yung security mo doon sa calling ni Lord sa'yo. Kasi bawat isang tao may calling at responsibilidad before the Lord. Amen? Hindi mo pwedeng i-compare ang sarili mo sa iba. Nakakaiba siya sa iyo. Kasi ganito mangyari, if you compare with yourself with other people,
ano mangyayari? You either feel superior over them kasi iniisip mo, wow, galing ko palang preacher. Sino po naman yan, di ba? O kaya sasabihin mo sa sarili mo, ay, ang palpak kong preacher, ang galing ni Craig Rochelle o ni whoever, kung ano man yung mga sino may magpipreach. That's in the area of preaching, for example. Now, you have your own areas of comparison. Ay, mas maganda siya. Kaya siguro ang daming liligaw sa kanya. Samantalang ako, morena lang ako, di ba? Samantalang ako, maliit lang ako, hindi ako matangka, di ba? Samantalang ako, walang trabaho. I mean, sila, malaki yung sweldo. Lagi mo kinocompare yung sarili mo sa iba. Sabi ni Pablo, ha, gusto mo pahirapan yung sarili mo? Hirap na nga may criticism. Sige, i-compare mo pa yung sarili mo sa iba, lalo kang mapapagod. Diba naranasan nyo na ba ito? Ay, na-experience ko ito. May nag-criticize sa akin, ah, nakalimutan ko na, noong mga times sa madugo ang nangyayari sa RSCC, yung mga kritisismo talagang tumatarak sa puso at isip namin ni Pastor. Mga times na yun, wala akong tulog. Kasi hindi isip ko, ganun ba? Ganun ba kami? Oh, sama namin. Eh, hindi. Hindi, no. Ang dami kong conversation sa isip ko hanggang sa may insomnia na ako. Kaya kulay itim na yung ilalim ng mata, kakaisip ko, totoo ba yun? Di ba ako magaling kumanta? Wala ba ako sa tono? Hindi totoo yun. So, be secure in our calling. We are not going too far in our boasting as we would be the case if we had not come to you, for we did get as far as you with the gospel of Christ, neither do we go beyond our limits by boasting of work done by others. Our hope is that as your faith continues to grow, our sphere of activity, yung ministry nila, among you will greatly expand so that we can preach the gospel in the regions beyond you. Look at Paul, yung attitude niya, di ba? Yung mga, sa tingin ko, ito opinion ko, pag na-criticize ka ng mga taong hindi masyadong malapit o mahalaga sa'yo, madaling i-overcome eh, tama? Amen? Yung ano ba, okay, fine, sige, deadma ka lang, di ba? Madaling i-deadma. Pero pag na-criticize ka ng mga taong pinagbuhusan mo ng panahon, pag-ibig, investment na talagang, di ba? Buong puso mo, binigay mo para mag-minister sa kanila, and yet, bumalik sa'yo mga negatibong kritisismo pa. Ang sakit nun. Amen. Sino naranasan yun? Okay. Yung iba, nakatingin sa akin. Kini-criticize nila ako. Medyo. So, pag ganun kasi, ang hirap eh, di ba? Pero sabi ni Pablo, tingnan niyo yung puso niya. Alam mo yung desire niya? Sana mag-grow pa kayo para yung gawain ni Lord, mag-grow pa lalo. Yun yung desire niya. Very positive pa rin siya na even if yung mga critics niya, may hope pa rin siya in the Lord that they will change by the grace of God, that God can still use them. He's so positive. And look at this. For we do not want to boast about work already done in someone else's territory. Verse 17, but let the one who boast in the Lord, for it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends. Will you say amen to that? Amen. Who I am in the Lord is more important than what other people think about me. Amen. Kasi sa totoo lang, siya yung final judge, not my critics. And God will judge me, reward me according to how I respond to thorns in my life, to critics in my life. Will I learn from them in spite of the pain? Will I continue to love them, pray for them in spite of the pain they're causing me? Will I continue to have hope na magbabago rin sila by the grace of God if I just continue to minister to them kahit ganun sila? Ganun si Pablo kasi ang pananaw niya, secure siya sa calling ni Lord. Kung ano man yung calling niya, kung nagiging tapat siya rito sa araw-araw, alam niya si Lord ang magbibigay ng rewards sa kanya in the end. Amen ba? I remember, bilang kabataan, noon, alam ko hindi ngayon yan, okay, ang dami kong kritisismo na natanggap sa buhay ko, sa mga major decisions ko sa life. First, in my calling,
When I decided to go full time, in syempre, normal disappointment ng parents and loved ones and everything else. Sabi niya, Gina, ano ba yan? Kala ko magdo-doktor ka. Ba't di ka mag-doktor? Ba't magpapastor ka? Ano mangyayari dyan? Walang pera dyan. To make the long story short, kahit na masakit yung initial rejection na yun, hindi nila paniniwala sa calling ko, I pursued it. And by the grace of God, I became a pastor when I was young. And then secondly, when I was, katas ko ba broken-hearted? Broken-hearted? Nakaka-relate kayo? For 3.5 years, I had this relationship na I thought was the one. In fact, inannounce sa buong congregation, these two people are two beautiful people. They're now engaged. And they're about to get married, etc. And this congregation is not just 200. This is 10,000, 15,000 people. So it was announced. So I thought he was the one, but he was not the one. During that time, grabe, alam mo yung may mga tao na pag nandun ka na sa baba, imbis na i-lift up ka, sasabihin pa sa'yo, yung nangyari? Kala ko ba si Lord nag-answer ng prayer mo? Kala ko ba narinig mo si Lord? Akala ko ba talino mo? Kala ko ba? Whatever. Meron naman mga encourager, pero meron mga ganun tao, when you're down, when I was down, I mean, sabi ko, okay, fine, I'll get out of this, ashes. Parang Lion King, you know? I fulfilled my calling, so I continued with my calling. And nung medyo nakarecover na ako, healed na ako sa broken heart ko, I saw this man playing guitar in our praise team. Sabi ko, nag-worship kami gano'n. Uy, sino yun, pastora? Sabi ko gano'n. Si ano yan, Brother Bong. Parang ngayon ko lang siya nakita. O nga, ikaka-revive lang yan eh. So, during that time, grabe, crush ko kagad. Ako unang nagka-crush, akalain mo. So, our love life went on. And to tell you frankly, no, except for one person, na nag-agree na si Pastor Bong okay lang sa akin. Kasi at that time, meron siya pass and then hindi pa siya pastor. So everybody was against him to be with me. Now, during the time, buti na lang, medyo na-filter out ko na why they were against. Ang concern lang nila ako. But then again, hindi talaga niya gusto si Pastor Bong. But ako mismo, grabe, hinintay ko siya. Tagal man ligaw. Ako pa naghintay. Iba eh. Ibang anointing. Because kahit na kinikriticize yung preference ko at that time, in my heart, I cannot, sabi ko, hindi, itong calling ni Lord sa akin to plant a church, to get married with a man who will also plant a church, to be a man of faithfulness. So yun ang gusto ko. So according to the calling ng ano sa akin, ng Panginoon, sinunod ko yung calling na yon. Not because si Pastor Bong lang ang available during that time. May paano, cambio, you know? But nakikita ko nung time na yon, siya na. So, in spite of... So, kahit na in the midst of criticism and negative feedback, I filtered it through, not because nagyayabang ako or para nagmamatigas ang ulo, hindi, alam ko kasing calling ko eh. And I know my decision is not based just on feelings, I know my decision is based on the calling of God in my life. And to make the long story short, we got married. Yes, maraming seasons of suffering and all, but praise be to God, you are here. Amen? God vindicated our decision to be together in spite of the hurdles and challenges and sufferings that we experienced together as a couple and as pastors co-pastoring RSCC. Parang hindi ko kayang palitan o kayang sa isip man lang na hindi ako mapunta dito sa kinalalagyan ko ngayon because in spite of criticism, sinunod ko yung calling ng Panginoon sa akin, yung purpose niya sa akin. Kaya ang Panginoon din talaga ang makikita ng mga tao, hindi dahil galing-galing ni Pastora, ang galing-galing ni Pastor Bong, o
Whatever we have, those are just tools of God. Pero only God is the reason why RSCC is here. Amen. Amen? Amen. So, bottom line, criticisms won't hurt you. Not necessarily emotionally. Siyempre, masakit pa rin, di ba? I'm saying, criticism can never destroy you completely if you don't allow it. Because Christ is in you. Amen? Amen.